Nasa ating pulinya ngayon si Yusek Mirna Kabutahi po, ang ating head ng National Vaccination Operation Center ng DOH. Ma'am Yusek, good morning po, ma'am. Good morning, Sir Ted, Ms. DJ, sa lahat ng nanonood sa inyong programa ngayong umaga. Po, yes, ma'am. Thank you again po sa inyong pong panahon. Ma'am, dito lang po muna sa bago po itong ating talakayan sa mas pinalawak pang bakunahan po involving na itong mga pharmacies po at mga drugstores na ito. Ma'am, ito po lamang record po natin araw-araw na nilalabas po nitong ating National COVID-19 Vaccination Dashboard. Ano po? Meron po kasing nakalagay dito, usually NCR, opo, ang lumalabas po na total ay 20,910,000, mga ganon. Kung 20 million po, bakit, ano ang paliwanag kung bakit lagpas nga ito sa total population po lamang ng NCR? Kasi po, ang mga binakunahan po ng NCR ay yung... nasama na yung ating mga by workplace. So, kahit sa iba-ibang area sila galing at dito nagtatrabaho, binabakunahan na rin. Ayun. So, kumbaga po, kahit na po yung mga dayo sa Metro Manila, dito pa rin po binabakunahan. Kaya ang kanilang record ay dito din. Opo, maliwanag po yun. Ma'am, doon po naman po sa, sa record po na first dose at complete dose. Yung first dose po, ma'am, na 9,686,951, kapag pinag-usapan na natin itong no vaccine, no ride policy sa Metro Manila, lalabas, ma'am, na itong first dose na ito, talaga pong ito yung dami ng tao na hindi makakalabas dapat ng bahay kung hindi exempted. Yung na hindi nabakunahan, yes, Sir Ted. So tama po ito, ma'am, na so far po, ang first dose pa lamang sa Metro Manila ay 9.6 million. No? Hango dito po sa inyong record ito. Ito ang paliwanag dito na sa ngayon, meron pa rin pong hindi pa nga, marami pa ang hindi nakakompleto ng second dose sa Metro Manila, ma'am. Kung ang pagbabasihan ay yung ibang population. Kasi kung sa completed dose na, ay more than 100 din sila. Pero kagaya ng sabi mo, kasama na rin yung mga dayo. So kahit hindi taga rito ay binabakunahan. So may mga taga Metro Manila na baka hindi pa nababakunahan. Okay, sige po. So ma'am, ito hong mga bakuna para po sa mga 5 years old to 12, meron na ho daw ngang in-order ang ating pong vaccine sara ng gobyerno para dito. At mukha pong hindi pa ito umaabot sa milyon ang akin narinig na figure. Paano po mamang allocation po inyan sa pagbibigay po sa LGU? Sino magiging, paano po mamang pagbibigay po ng priority sa bawat LGU, ma'am? 5 to 11 years old yan, Sir Ted. Tapos ang priority sa pagbibigay sa LGU, kagaya ng dati, kung saan marami yung mga kaso, kung saan marami ang mga tao. Tapos we will start slowly para makita natin kung paano pa pag-iibayuhin yung mga proseso. Kagaya po ng 12 to 17 yan, na hindi natin lalahatin kaagad. Opo, opo. Pero ma'am, meron ho kayong corresponding census dito kung mga gaano talaga karami ang kailangan na bakuna for this age bracket po, ma'am? We're looking at about 15 million nationwide, and then I don't have the figures now, pero may mga iba-ibang counts per region and per area. Opo, and this is... again, this is only nga po for for children 5 to 11, and tanging Pfizer lang po ang ating pong bibilhin dito. So, ma'am, ito hong usapin po ng pagbili ho nito, tangi lamang pong national ang bibili, hindi papayagan pa rin po, ma'am, ang mga LGUs? Hindi pa ho, Sir Ted, kasi emergency use authorization pa rin po yan. So, hindi yung kasama sa initial na inisip ng ating mga local government units noon, yung mga bumili ng kanya-kanyang bakuna through a tripartite agreement. Opo. At ma'am, dito ho, ano ho ang requirement nung bata na tuturukan maliban sa birth certificate? Kailangan ho ba ng bawat isang bata may medical certificate pa ho muna? O kumbaga, approval po ng kanilang pediatrician?
Hindi naman, yung mga may comorbidities lang, yung may mga sakit, pwede naman i-assess yan, i-screen ng ating mga nandun sa vacuna center. And we will request na at least may pediatrician on site. Mm-hmm. So kumbaga hindi na, kapag ho yung bata naman wala pong anumang sakit, ano ho, healthy yung bata, parents consent lang ang kailangan. Aha, parents consent. Tapos hindi na kailangan ng birth certificate. That is one of the requested requirement. Pero kung walang birth certificate, basta affidavit lang na siya ay anak ng ganitong mag-anak. Para proof of filiation lang yan. Opo, opo. At dito ho, ma'am, dalawang dose pa rin po ito, ma'am, ng Pfizer? Yes, dalawang dose ng Pfizer, 0.2 ml, pero i-emphasize lang natin, Sir Ted, na iba yung formulation ng Pfizer na ito sa 12 to 18. Opo, opo. Iba nga po ang kanyang formulation. At ma'am, dahil nga po limitado po ito, meron na ba kayo naiisip po na pilot area para simulan to? NCR as usual, tapos yung mga areas kung may mga surge po. Mm-hmm. Okay, sige po. May tanong, sandali muna po, Yusek, ha? Tayo lang po napapaalam sa ating mga viewers po sa TV5. Kung kayo po inais pa rin po manood sa atin sa importanteng paksang ito, you can tune in now sa 1PH on Signal TV. Thank you po sa ating mga kapatid sa TV5. Tsa, tanongin mo doon sa ating drive-thru ng mga itong mga butikan at pharmacies. Go ahead. Good morning po, Yusek. Yes, good morning. Good morning po. Yes, nabanggit po sa mga balita no na magkakaroon na rin ang mga bakunahan sa mga iba't ibang drug stores po ba? Pharmacy stores, tama po? Tama, ma'am, butika at klinika. Oo. Kailan po ito magsisimula at paano po yung pagpili kung saan pharmacy gagawin yung bakunahan? Ngayon po magsisimula yung ating karamihan ng ating mga butika. We consulted them, tapos nag-suggest sila ng one site per drugstore para makita natin kung paano i-roll out. Tapos i-evaluate after 1 week and then we can expand NCR-wide and then nationwide. Ito po ba ay libre pa rin o may bayad na po ba pagka sa mga pharmacy? For the initial rollout, yung mga 5 to 7 days, itong linggo na ito, ay libre muna. Tapos titignan natin kung ano yung mga pwedeng cost, tapos saan i-charge. Kasi yung bakuna, tsaka yung mga ringgirya, and some of the peripherals, yung mga PPEs, ibigay ng DOH at saka yung mga local government units. Pero po yung mga staff sa kanila po manggagaling? Yes. So eventually, tignan natin kung mga magkano yung administration or processing cost of the vaccination. Sabi niyo nga po, tama, ngayon po magsisimula no, yung mga bakunahan sa mga pharmacy. Yes, ma'am. Oo, tapos yung po mga gusto magpabakuna na pupunta doon for 7 days straight, libre po muna, tapos saka magde-decide kung magkano yung magiging presyo. Ano pong po pwedeng dalhin nung mga gustong magpabakuna at saan-saan po kaya ito sa nila makikita kung saang parmasiya po pwede magpabakuna? Yung vaccination card lang nila ang kailangan ipakita nila kasi ang unang ibibigay natin ay booster lang ng 18 years old and above. Ang participating branches natin ay generic drug stores sa Taguig, Mercury Drugs sa Manila, dun sa Manila, President Cirino Avenue, Southstar sa Marikina, tapos Watson sa Pasig City. Sige po ma'am, kukunin po namin yung listahan sa inyo mamaya off-air para mai-announce po namin yan para dun sa mga gusto pong magpabakuna. Baka meron mga malapit na pharmacy po sa kanila. Ma'am, ako po last na lang bago ko po ulit ibalik kay Sir Ted. Yung tungkol po dun sa no vax, no ride policy. Ngayon po, ang inaalaw po ng DOTR is one dose para dun sa mga pasahero pero kung driver ang one dose, hindi po pwede. Kayo po ba bilang isang bilang chair na ng vaccination dyan po sa DOH, sa tingin nyo po ba tama po yung naging implementasyon nila na pag driver, dapat pag one dose, wag payagan, pag pasahero, one dose, payagan natin?
may rational doon para fully protected yung driver, pero kung sakaling isang dose lang at due naman siya ng second dose na, hintayin na lang yung pag-due ng second dose. At baka pwede kong i-allow with the proper PPEs. Mm-hmm. Opo, may proper siguro na pananggalang daw. Tama ba ang rinig ko? Yes. Opo, yung driver. Opo, sige. Yes. Opo. Ah, Ma'am Yusek, kumusta po ang supply natin ng Johnson & Johnson? Marami po ang ating J&J vaccine. Yun po ang ating recommend sa mga ating citizen kasi one dose tapos yung mga mahihirap na areas para hindi na bumalik for a second dose. Opo, kasi Ma'am, yung pong mga nabakunahan ng J&J, na mga senior na akin po ding nakaugnayan, meron po mga lugar, no, kagaya po sa La Trinidad, Benguet. Meron daw doon na J&J na mga seniors, pero naghihintay sila ng J&J supply daw for booster, ma'am. Ang booster po ay AstraZeneca, Pfizer at saka Moderna. Hindi pa pinapa-implement yung J&J na booster. Kagaya nga ng sabi natin, gusto natin sana i-reserve yung one dose ng J&J sa mga malalayong lugar, sa mga hard to reach, tapos yung mga senior para one dose lang. I see. Opo, sige po. Pero ma'am, ang J&J ho ba ang kanyang efficacy kahit na po after 6 months at wala kang pong booster, okay pa ho kaya? Yes, the studies are showing okay pa rin yung efficacy niya. Pero pag na-booster ka kasi for other vaccines, ay mas na-strengthen yung ating immune system. Okay. Ma'am, dito po sa mga pharmacies, mga butika po, natatanggap nga po, and eventually baka maging ano na ito, commercial. Kasi may mga kaibigan ako, mawalang galang lang po, no, na naka-apat ng dose. Oho, alam niyo ho, yung nagkusa na sila at nagkaroon ng access para sa fourth dose. Yun ho bang mga ganyan pong pag naging commercial, ipagbabawal po yung magpo-fourth dose ka na after your booster? Pag commercial na yan, it's between the patient and the doctor kung anong yung recommend niya. Ngayon, habang EUA pa rin siya, kailangan sundin sana yung pantunan ng gobyerno. Kasi eventually, ang mananagot ay ang DOH at ang national government. Kaya nga emergency use authorization, allowing the DOH to use the vaccine. Oo, kasi di ba dapat bago ka mag-booster man lang, meron ka panibagong pipirmahan na undertaking eh. Consent. Tama ka, consent. Ako po, pumirma ako na naman eh. Doon sa consent nga, na sa booster, ano ho. So, hindi basta-basta dapat pumayag kung maging ito'y commercial na o gusto ko magpabakuna, na okay, sige, kahit na pang ilan mo nung bakuna yan, di pa pwede yun. Kasi i-monitor din yan ng ating drugstore tsaka yung ating manufacturer, yung side effect niya. Part of pharmacovigilance, kahit hindi na po EUA, yung regular na pharmacovigilance, surveillance po. Mm-hmm. Tama, yung aftermarket surveillance kung tawagin. Yes po. Okay, and then the pharma company have to do a study and report it to the public kung ano na yung aftermarket effect ng bakuna pag commercial. Yes, both to the FDA and meron silang reportan internationally also. Okay, sige po. So Ma'am Yusek, muli po, thank you for always finding time, ma'am, na kayo po yung makapiling po namin sa aming pong programa, ma'am. Thank you. Good morning. Good morning po, ma'am. Thank you. Yan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.